Hi guys! Please kindly support also yung vlog ni Mister, ang Shooter's Moto Vlog. Paki-like and subscribe po ng kanyang channel. Thank you very much and God bless! Hello guys! So nandito ko ngayon sa aming rooftop. Ayan, binisita ko lang tong aking tanim na kamatis. Nakakatuwa guys, kasi ito ay siguro may isang buwan ko nang ipinunla. Tapos ayan, meron dito. Dalawang puno to. Wala akong masyadong ano. Sa mga paso ko lang siya timba, itinanim kasi, ayan o. Nasa rooftop ako. So ayan guys, kasi nakakatuwa lang kasi meron na siya ngayong mga bulaklak. Ang dami-dami na niyang bulaklak, mumunga na yung aking kamatis. Itong buto nito guys, ayan, meron pa siya dito. Itong buto nito guys ay galing lang doon sa pinag-anuhan ko ng kamatis kasi naggawa ako ng pasta. So, yung buto ng kamatis tinanggal ko and then ipinunla ko dito. So, ayan, nakakatuwa guys kasi meron na siyang bunga. Ay, bunga, bulaklak. Ayan o, may mga puko na siya ng bulaklak dito. Kakatuwa lang kasi lahat ng puno niya ay mayroong mga bulaklak. Ayan. So nakakatuwa guys. Ang taba-taba pati ng aking kamatis. So ito guys yung aking ginamit kasing lupa. Sorry guys, maraming motor kasi holiday pa ngayon. So galing sila sa mga bakasyon, palawas ng Maynila. So ito guys, ang ginagamit kong lupa. Ito ay ginawa kong compost nung araw. Dito ko tinatapon yung aking mga pinagayatan ng gulay, ng prutas, ayan. So, palibasa nga, pinagayatan ng gulay, minapasama atang buto. Ewan kung ano itong tumubo na ito, hinayaan ko na lang din. Diyan na lang siya. So, maaaring ito ay pipino or kalabasa, hindi ko lang alam. Kasi yun lang yung aking itapon yata dito. Tapos guys, meron din akong binili sa bayan kasi na dahon ng sibuyas. Eh, hindi ko siya nagamit lahat. So, nangihinayang naman ako. Ayan. Itinanim ko siya dito, guys. So, dumami na siya. Nabuhay talaga siya, oh. May mga tubo na. And, namumulaklak na. So, ayan. Para pag kailangan ko, pitas na lang ako ng pitas ng dahon dyan. Ayan. Ito yung aking dalawang puno ng kamatis. May bulaklak na rin siya sa dulo, guys. Ayan. Maliit pa. Pero nakakatuwa. Tapos ito yung mga punla ko ng siling lara or bell pepper. Ayan, ito yung aking punla. Ililipat ko na rin yan. Tapos nag-try lang ako guys ng carrots. Ayan, yung pinagtabasan sa dulo, yung pinaka ano niya, ulo ng carrots. Itinanim ko siya dyan. So nabuhay siya. Ewan ko, titingnan natin kung ito ay maglalaman. Try lang natin, wala namang masama. Tapos ito na yung aking nailipat na dalawang puno ng siling lara, yung bell pepper. Kulay pula tong bell pepper na to. Ayan. So, ayun, binisita ko lang siya guys. Nakakatuwa lang kasi, diba, yung galing sa kusina mo ngayon, pwede mo nang mapakinabangan. Natutuwa talaga ako sa kamatis, ang daming bulaklak. Mga paluwas ng Maynila galing probinsya, so maaring galing yan ng Quezon, Batangas, ay ewan ko lang pala, mga Quezon malamang yan, tapos yung mga nagra-rides. Ito ang inaabangan ko guys kung ano to, kung tumubo na to dito sa aking compost. So hayaan lang natin siya dyan, tingnan natin kung anong ibubunga niya. So ayun lang guys, na-share ko lang yung aking tanim. Binisita ko lang siya dito sa taas. Natuwa lang kasi ako. A few moments later. At dahil may bagyo, tara magluto tayo ng chicken sotanghon soup. Thank you.
So guys, andito tayo sa taas. Maulan ngayon kasi merong bagyo. Oh, makulimlim. So andito tayo ngayon. Kuha tayo ng dahon ng sibuyas para sa ating sotanghon. Kasi masarap humigop ngayon na sabaw na mainit. So lagay ko muna dito yung camera. Ayan. Bitas tayo ng dahon ng sibuyas. So pipiliin lang natin yung medyo matured na para hindi masayang yung mga bata pa na dahon. So ayan, paisa-isa lang ating pitas. Ayan, may bulaklak na nga kasi guys, to eh, 'di ba sabi ko nga sa inyo, galing to sa pinamili ko sa palengke. Eh hindi ko naubos, may ugat naman siya. Tinanim ko yung iba dito. So ayan. Kaysa mabulok sa ref, napapakinabangan ko pa siya hanggang ngayon. Kasi kung hindi ko to tinanim, sira na to guys, bulok na. Wala na to. Hindi ko na siya mapapakinabangan. So ayan, gupitin lang natin. Nakikita nyo guys, ito maliliit. Ayan, makabago ka naman. Bagong dahon na. So kuha tayo ng medyo matured na dahon. Ito, pwede na to. Lapit-lapit ko kayo ng konti. Diba? Kung ito, nilagay ko lang sa ref, hindi ko nagagamit, sira na yan. Hindi ko na siya mapapakinabangan ngayon. Oo. So ngayon, palibhasa, tinanim ko siya. Ayan. Nakukuhanan ko na siya ngayon ng dahon ng sibuyas pag kailangan ko. Kaya guys, yun, tip ko lang din sa inyo. Para hindi masayang, tanim nyo lang yung ugat. Kasi tutubo naman yan. Kahit pa paano, makakapakinabang pa kayo ng pauti-uti. Kesa masayang. Ayan, pili na lang ako ng mature na dahon. Tapos yung maliliit na yan, mga bagong sumisibol na dahon, iwanan natin. Para sa susunod nating pagluluto, meron tayo ulit makukuha. Diba? Actually guys, itong mga tanim ko dito, puro ano to, puro galing ko sa kusina natin. Nag-try lang akong magtanim. Kasi nung pandemic, nakapagtanim na ako dito guys, sa rooftop. Gamit lang yung mga bote, mga timba, paso. Ayan. Ang dami na rin to. So ngayon, naisipan ko ulit magtanim para may libangan. And nakakatuwa naman pag gantong nangunguha ka na ng tinanim mo. Saya naman sa pakaramdam. Ayan. Okay na to guys. Oh, madami-dami na rin. Madami-dami na rin ako nakuha. Pwede na to.